Nagbabalang Department of Environment and Natural Resources o DNR sa publiko ngayon pong panahon ng tag-ulan. Napatitindihin pa ng La Nina at problema sa basura. Kaya naman puspusan ang paghahanda ng ilang mga government agencies. Ang detalye sa report ni Clazel Pordilia. Rise and shine, Clazel. Palapit na po ang La Nina. Ang rainy season po ay magiging mas matindi and the flood potential will be higher more than ever po ngayon. Babalayan ni Environment Department Secretary Tony Yulo Loizaga sa papasok na tag-ulan, lalo na raw kung hindi mapipigilan ang walang habas na pagtatapo ng basura. Kung wala pong basura sa ating mga waterways, we need to stop the flow of garbage and solid waste into our waterways in order to ensure our water future for this country. Ngayong taon pa lamang, nakakolekta ng 8.6 million metric tons ng basura ang DNR mula sa Manila Bay upang mapabilis ang paglilinis sa Manila Bay at mapigilan ang matinding pagbaha na mahagi ang ahensya at Department of Public Works and Highways ng 11 naglalakihang backhoe on barge na ito sa mga lokal na pamahalaan na nasasakupan ng Manila Bay gaya ng Maynila, Quezon City, Pasay at Paranaque. Pamamagitan nitong dredging gamit ang bako na ito na makakatulong alisin ang naipong basura at mapabuti ang daloy ng tubig sa mga ilog at waterways. Pero hindi na raw dapat paabutin ang basura sa mga kanal, ilog at dagat. Kaya apela ng DNR sa mga LGU gumawa ng paraan para maitapon ng tama ang mga basura. Tinututukan din ng ahensya ang mga kumpanya na gumagawa ng pakete ng mga produkto na kalaunay nagiging basura. 871 na ng mga negosyo ang nagparehistro sa DNR. Magsasagawa ng audit ang ahensya kung saan napunta ang kanilang basura. Ang EPR po ay magpo-provide ng assistance sa pamamagitan po ng mga enterprises, mga industry. Sabi po ng batas, ang mga obliged enterprises will collect yung mga plastic waste. Ngayon taon na to, kailangan 20%, next year 40%, hanggang 80% in 2028. Sa Hunyo, inaasahang lalabas ang audit ng DENR. They will be submitting their compliance by June this year. So after that, we will be evaluating. Clazel Pordilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.